Naalala mo pa ba yung first time ka nag-abroad at sinabi mo sa pamilya mo o sa kaibigan mo na isang contract ka lang at uuwi ka na kaagad, o kaya pag nakaipon ka ay babalik ka na kaagad ng Pinas at marami pang iba? Karamihan kasi ng mga OFW ay maraming plano bago magtrabaho abroad at karamihan ay di naman nasusunod ang mga planong ito. Ang pagiging OFW kasi ay isang trap at as soon as makatanggap ka ng malaking sweldo, ay unti-unti na rin dumadami ang mga plano mo sa buhay, like pagbili ng bahay, sasakyan, o pagpapaaral sa mga kamag-anak o kapatid. Hanggang sa hindi mo na pala namamalayan na unti-unti ka na palang nahuhulog sa tinatawag kong OFW rat race. Ito yung mag-abroad, magtrabaho, padala ng pera, kumuha ng mga gastusin, tapusin ng contract, umuwi ng Pilipinas, ubusin ng pera, then repeat uli. Paulit-ulit ito hanggang hindi mo napapansin na taon na pala ang lumipas mula nang una ka nag-abroad. Wala namang problema dito kasi kailangan naman talaga natin magtrabaho. Pero darating ka sa point na kailangan natapusin ang karir mo bilang isang OFW. And at some point, kahit ano pa man ang reason, ay kailangan mo na rin bumalik ng Pilipinas. At dito nagsisimula ang problema. Bakit? Kasi sa taon na dumaan, ay naging alien ka na sa sarili mong bansa. Marami na ang nagbago at yung sistema na kagawian mo ay hindi na applicable ngayon. Yung karamihan ng kakilala mo ay kadalasan ay wala ka na rin contact sa kanila at wala ka rin network na na-establish. At kung maghahanap ka ng trabaho, ay di naman tugma yung work experience mo sa abroad para sa mga kailangan nila sa Pilipinas. Ang masama pa ay karamihan ng mga OFW na bumabalik ng Pilipinas ay kadalasan ay matanda na o may sakit. Di man natin aminin pero kapag wala ka ng perang maibigay at may karamdaman ka pa, ay nagiging liability na ang tingin sa iyo ng iyong mga kamag-anak. Don't get me wrong pero di ko naman tinutukoy na ganito ang nangyayari sa lahat ng OFW. Pero ganito ang nangyayari sa karamihan sa kanila. Kaya sa mga kapwa ko OFW, ito ang tanong ko sa inyo. Hanggang kailan ka magtatrabaho abroad? Ngayong simula ng 2021, tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang plano mo kung matapos man ang buhay mo o ang karir mo abroad. Paano mo masusustain ang iyong current lifestyle? Idea number 1. Magkaroon ng ipon para sa mga emergencies at opportunities. Ang pag-iipon ng pera ay ang first step patungo sa financial freedom. Ang pagkakaroon ng savings ay pagiging handa sa kung anumang emergency o opportunity ang dumating sa iyo. Pwede magkasakit ka at di ka makapagtrabaho ng ilang linggo, o kaya naman ay may business opportunity na dumating sa iyo at kailangan mo itong i-grab kaagad. Ano man ang reason ay importante na may pera kang nakalaan dito. Ang ideal emergency fund na sinasabi ng mga financial advisors ay dapat may at least 3 months na living expenses ka. Pero from my own experience, ay dapat meron kang at least 6 to 12 months para kahit paano ay maging financially confident ka in case na mawalan ka ng trabaho, lalo na sa panahon ng pandemic. Kung gusto mo magkaroon ng ipon tips, ay may ginawa akong video na makikita mo yung link sa baba ng videong ito. Idea number 2 ay mag-invest. Bilang OFW, maliban sa pagtatabi ng pera, importante din na bigyan mo ng trabaho ang pera mo. At ang best way na gawin ito ay sa pamamagitan ng investing. Pwede kang mag-invest sa stock market at mutual funds. Ito ang best option mo to invest your money kasi dahil na rin sa tulong ng internet, ay madali mong mamomonitor ang iyong investments kahit nasa abroad ka. Basta beware lang sa mga investment opportunities na nangangakong high return of investment. Do your own research at mag-invest sa mga bagay na naiintindihan mo. At iwasan mo rin mag-invest o ubusin ang pera mo sa mga fixed asset tulad ng kotse, bahay, at sa business ng kamag-anak mo. Marami kasing OFW ang umuuwing luhaan dahil naloko sila ng sarili nilang pamilya at nadala sa pangako ng mga kamag-anak na mag-invest sa magandang opportunity and at the end of the day, walang nangyari sa perang pinaghirapan nila. Idea number 3 ay improve and increase cash flow.
ang iyong cash flow ay ang pinaka-importanting factor sa iyong financial life. Dapat ay alam mo kung saan galing ang pera mo at kung saan mo ito ginagastos. At may pagkakataon kasi na ang pagtatabi ng pera ay hindi na rin solusyon kung kailangan mo magkaroon ng additional sources of income. Lalo na sa panahon ngayon na maraming nawawalan ng trabaho, mahirap na nakadepende ka lang sa trabaho mo. Try mo maghanap ng mga ideas kung paano ka kikita ng extra, like freelancing, part-time jobs, o magsimula ng online business. Idea number 4 ay kumuha ng life insurance. Karamihan ng mga umuwing OFW ay kadalasan natanggal sa trabaho, natapos na ang contract o yung may mga sakit na. Di maiiwasan na magkasakit lalo na kung nagtatrabaho abroad, whether nagkasakit ka dahil sa iyong working conditions o dahil na rin sa stress. At ang worst case scenario ay yung pumanaw ka habang nasa abroad. Wala naman kasi makakapredict nito at importante na maging handa sa major event na ito. At bilang isang OFW, mas gugustuhin ko pang pumanaw na di nagiging pabigat sa aking pamilya, at ang pagkakaroon kasi ng life insurance is like leaving a legacy sa iyong pamilya at di na sila kailangan mag-worry financially dahil na rin sa perang iniwan mo. Idea number 5 ay invest in yourself. Tanungin nga kita, paano ka kaya makakapag-invest sa stock market kung di mo ito naiintindihan? O paano ka makakapag-set up ng business kung kulang ka naman sa kaalaman? Ang pag-aaral at pagbabasa ay napaka-importante at sa halip na ubusin mo yung oras mo sa paglalaro lamang ng mobile games o sa panonood ng K-drama, ugaliin mo magbasa. Pero di ko naman sinabi na maging bookworm ka, pero at least magbasa ka ng mga libro na alam mong makakatulong sa iyo na ma-meet mo yung mga goals mo sa buhay. May tatlong libro ako na gustong i-recommend sa inyo. Ang unang libro ay yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki at considered ito as the best book tungkol sa financial literacy at para na rin magkaroon ka ng basic investment knowledge. Ang pangalawang libro ay yung 4-Hour Workweek ni Tim Ferriss. Para naman ito sa mga gustong matuto ng tamang concept ng passive income at time management. Ang pangatlo at ang pinaka-favorite kong libro ay yung The Millionaire Fastlane ni MJ DeMarco. Ang librong ito ay kinoconsider ng karamihan na the best book tungkol sa entrepreneurship. Kung gusto niyo maka-download ng free audiobook, ay i-click niyo lang yung link sa baba ng videong ito. Idea number 6 ay start a business. Ano ang kadalasang naiisip ng mga OFW na gustong umuwi ng Pilipinas? Paano kaya nila masusustain ang kanilang living expenses? Online man o offline, dapat i-consider mo na mag-start ng iyong business and create your own brand. Pero ang pagsisimula ng business ay di madali at kadalasan ay kailangan ito ng malaking puhunan at mahabang oras. Kaya habang nasa abroad pa, ay simulan mo na mag-formulate ng iyong business ideas. Huwag mong hintayin na umuwi ng Pilipinas saka ka lang magsisimulang mag-business. Bakit? Kasi ang business idea mo ay wala pang proven record of success. Tandaan mo palagi na ang million peso idea mo ay di makatotohanan hanggat hindi ito kumikita ng 1 million pesos. Kaya habang tinatayo mo ang business mo, ay kailangan mo ng steady cash flow para na rin kung sakaling sumablay ka, ay may pagkukunan ka pa rin ng pera para ma-improve ang iyong business idea. Ayan ang mga ideas na gusto kong i-share sa inyo. Gawin mong year of change ang 2021 to have something and become a better version of yourself. Start working on your goal at siguradong akong by 2022 ay makikita mo yung changes sa iyong sarili. I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.